So magandang araw, kabola, sa video na ito, pag-uusapan nga natin, kabola, ito pong breaking trade, kabola. Malamang nakita nyo na TNT, Blackwater at LNX Polit, kabola, at idadisect natin yung naganap na trade and then some discussions about things that are happening around the league, kabola. So may di pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. So let's start now with this news. Saan po next na maglalaro po si Brownie, kabola? So according po sa report, he will of course try to check kung meron po siyang malalaroan na overseas league. And of course, this is the right way for him. Diba? Kasi dito po sa Pilipinas, Philippine Cup na po yung PBA. So this is a very logical move, kabola, for our best import of the 21st century or maybe the history of the PBA, kabola. Now, in the upcoming All-Star Game, sorry sa mga fans po ng Slam Dunk, kasi wala pong magaganap dun yung Slam Dunk Contest, kabola. Kasi hindi daw available ang karamihan sa mga magiging participants po sana, kabola. Kaya magaganap po, 3-point shootout na lang daw po ng mga big man, kabola. And of course, that is very bad news, kabola, kasi at the end of the day, kahit sa PBA naman, entertaining pa rin naman, of course, ang mga dunk contest, lalo-lalo na at napapanood, mapapanood po yan sa mga probinsya, kabola, na hindi sila usually nakakita po ng mga ganong klase po ng dunk. So, very sad ito, lalo na sa mga fans po doon sa mismong venue, kabola, kasi wala na silang mapapanood. Then, let's check po muna mga comments. Sabi po ni Charlie and share to SMB, kasi I'm asking kung SMB o TNT mapupunta si Troy. Salamat sir sa pag-shoutout. Sabi ni Ronald Berbusidad, nagpa-shoutout siya ulit. Then, nagpa-shoutout din po itong si Malyari Mascarinas. And then sabi ni Daujo Antuhar, SMB din daw, kabola. So marami talaga, no? Of course, outnumbered po ng SMB ang fans po ng TNT. So hindi nakakagulat, kabola, na mas madami pong may gusto dito, di ba? Mas marami pong nag-comment, kabola, na sa SMB sana mapunta ito pong si Troy Rosario. Now, of course, ito talaga yung rason kaya po tayo nag-video to dissect this trade, kabola. It's a three-team trade, kung hindi pa po kayo pamilyar, kabola. And in this trade, TNT receive Brandon Roser, kabola. Blackwater naman, na-receive nila si Fred Tungkab, Chua, and 2026 TNT first. And then LNX, Ato Olar, Yusef Ta, 2026 Blackwater, Elite first naman po, kabola, yung natanggap nila. Now, is this a fair trade? No, this is not a fair trade, kabola. Kahit sa angulo mo yung tignan, kabola. Yes, isang player lang yung pinag-uusapan dito with Brandon Roser. But the guy is legit. The guy had shown that he can be a top 3 center as early as next year, kabola. Sa tamang sistema and then sa tamang development path. So, TNT is easily the biggest winner here, kabola. Yung package na ginive up nila, yes, that first round pick could hurt them. Pero masyado pang matagal yan for them to think about it. And of course, Tungkab, hindi niya talaga nakakuha po yung playing time na need niya. And then Chua is an injury prone big man. So getting Gunnels Roser for that package is a big win for them. And they badly need a center that they can rely on, kabola. Kasi if you look what their rotation, kabola, it's a very messy mess. Now Blackwater Elite naman, they gave up Ular Taha in the 2026 Blackwater Elite first, kabola. While of course, they get Tungkab, Chua nga, at saka 2026 first. Now, you can just compare, no? You can just compare, kabola, yung mga binigay nila, di ba? So, they receive Tungkab, and to be honest, Taha actually has zero trade value na. So, for that exchange, panalo sila, di ba? Pero yung Chua, then they give up Ular, of course, talo sila doon. Age pa lang, ang laki ng difference, even the current impact, kasi injury prone po si Chua. And then itong si Ular, 28 pa lang ito, kabola. And then he is super efficient, kabola, although undersized siya. And then the first round pick is clearly a loss for them also. So dalawang loss doon sa ano, isa lang yung win, di ba? So this is again a big loss for Blackwater Elite. LX naman, they gave up a Roser to get Ular Taha, again with zero trade value, kabola. This guy was already dropped in the unrestricted free agency. And then of course, the 2026 Blackwater Elite first. Now, the 2026 Blackwater Elite first is the best part of that deal. And I think that can cover up around 40% of the trade value, kabola. Nito pong si Brandon Roser, so that's good, kabola. And then Taha, zero nga. And then Ular na lang, that is the main discussion point. Ular is promising, Ular is in prime, Ular can play and may have another 5 to 6 years or 7 years pa po in the PBA, kabola, pero it's not really that special din. So at most 25% yung kaya niya i-cover sa value po ni BGR.
So in total 65% lang po yung na-cover ng package na ito dun sa value ni Brandon Roser Cabola. So another big L, or much even bigger L for NLX Cabola. So kabawal sa palagay mo, sino panalo sa trade na to? Comment lang po sa baba.